Okay mga bossing, ang ating project ngayon ay para dito sa ating mga tomatoes. Pagdating ng umaga kasi ay hindi masyadong tinatamaan ng araw dito tong side na ito. So ngayon gagawa tayo ng elevated platform. Tutungtungan nila para ma-reach nila talaga yung pool spectrum ng sunlight in the morning. So dito sa side dito tayo gagawa. Itong katatapos nating garden na raised garden bed na ito ay dito tayo gagawa sa side na ito. Kasi kung mapapansin niyo mga bossing, ang sikat ng araw ay nandiyan diyan. Yan makikita niyo ngayon ay hapon, sunset. Pero sa sunrise, I'm telling you, woo! Dito sa side na yan, diyan sa side na yan ang talagang tutok ng araw. At the same time pa, ay gusto ko kasi magkaroon ng shady place yung ibang mga halaman kasi pag ito kasi tinatamaan ng full spectrum ng araw talaga, nandito lahat yan. So ang hirap magkaroon ng sinasabing shady place. May mga halaman kasi na talagang kinakailangan nilang shady place. Katulad nitong yung Thai basil leaves na yan. Itong Italian large leaf na basil na ito ay sa shady din kailangan niya. Kaya nilagay ko siya dito sa corner. Pero pagdating ng tanghali, tinatamaan din niya sila ng matinding init. Kaya minsan pagdating ng hapon, makikita mo yung mga dahon itong basil. Itong basil ay talagang nangangaluntoy dahil nga kasi sa tindi ng init ng araw. Ngayon, mga bossing, gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng shady place. Yun ang naisip ko ngayon, magkakaroon tayo ng elevated platform dito. Itutungtong natin yung mga kamatis dyan. At dyan sa baba, dyan tayo magtatanim ng mga katulad ng ganoon. Na mga plants na maliliit lang na hindi tumataas, hindi lumalaki. Pero sa baba lang sila. And then meron tayong shady place. Bantayan nyo ako mga bossing at gagawin natin ngayon yun. So ang gagawin natin, hindi na tayo gagastos. Eto mga bossing ay wala nang kwenta to eh. Ginawa ko na to siguro 10 years ago nung nandito pa ang mga bata. Pero ngayon wala nang pakinabang, makikita nyo itong treated wood at mga luma na oh. Yung iba talagang nagbingkong na siya. So ngayon instead na bibili tayo, i-utilize natin itong mga kahoy na ito. Ito yung mga treated wood na ito. So ito ang gagawin nating elevated platform doon tungtungan ng mga kamatis natin. Guys, ito yung ating magiging poste na itutusok natin doon sa side. Kung makikita nyo, tinulisan ko na din. Guys, ang gagawin natin, lagyan natin ng poste dito. So, ibabaon lang natin yan. So, hindi natin masyado ipabaon kasi dito natin ipapako ito. So, ito guys, yung pangalawang poste niya. Okay mga bossing, pagkatapos na natin napukpok na sila bawat poste sa ilalim. So i-anuhin naman natin sila, papako naman natin sila.
bossing. Nakayari na tayo ng ating project ngayon. Ito yung ating elevated platform para dun sa ating mga kamatis na ililipat natin. Lalo na ngayon pagdating ng umaga ay talagang kitang-kita mo yung sikat ng araw dito talagang. Kasi dun sa kanilalagyan niya ay naharangan kasi nitong bakod. Tapos hindi nagkakaroon ng direct yung sunlight doon, yung araw doon sa mga kamatis. Pero dito ay siguradong diretso pagdating ng 6 o'clock, 6.30, 7 o'clock, pagsikat na ng araw, tamang-tama na katulad ngayon ay alas 8, ayan ang tutok ang sikat ng araw dito sa akin, samantalang doon sa side hindi pa sila tinatamaan. So at the same time, nagkaroon din tayo dito ng shady section, part, na kung saan naman itatanim natin sa ilalim, may mga halaman na 2 to 3 hours lang ang kailangan for sunlight. So dito sa ilalim, tamang-tama yon. So ngayon ay hahakutin na natin yung ating mga kamatis dito at ilalagay na natin para tamaan na siya ng magandang sikat ng araw sa umaga para at least ay makuha niya yung sinasabing 7 to 8 hours sunlight in a day. Ayan bossing, ang ganda ng sikat ng araw ngayong umaga, alas 8. At ito na yung ating finished product, ang ating elevated platform. So mga bossing, ito yung present na kinalalagyan ng mga kamatis natin. Kung mapapansin nyo ngayong umaga, full blown na yung sikat ng araw. Samantalang dito makikita nyo nang dahil sa harang nitong bakod na ito ay may mga shade pa rin siya na mapapansin ninyo na hindi talaga nakukuha ng halaman yung unang sikat ng araw sa umaga. Pansinin nyo sila. Ayan o. Mapapansin nyo na may mga shade pa. Nakita nyo yung mga dahon, lalo na itong isa na ito o. Halos madilim pa samantalang mataas na ang araw. Kung papansinin nyo dito ngayon ay sa ako ay ramdam na ramdam ko na yung magandang sikat ng araw ng alas 8. Pero sila nang dahil kasi natatakpan sila nitong bakod na ito. At maging dito sa side niya makita nyo yung shade niya. Oh. Ayan may mga shade pa siya. So yun ang aking main concern kung bakit gusto ko silang ilipat dito kung saan naman sa mismo talagang sentro ng araw. So ngayon ay lipat na. Eto na. Ililipat na tayo natin siya sa mas magandang lugar. Yan, makita nyo guys, oh. Talagang ang araw. Ayan ang araw, sikat na sikat talaga siya. Nakita nyo guys, oh. Yung liwanag. Yung talagang full spectrum ng light. Talagang kitang-kita. Ayan. Enjoy na enjoy siya. Kumbaga, mga bossing ay alas 7 o kaya 6 o'clock pa lang pag sikat ng araw diyan, talagang tinatamaan na siya. Doon sa kasi sa kinalalagyan niya ay bitin pa siya. Ngayon ay okay na siya. So lipat pa natin yung iba. Okay guys, ngayon ay iscrew na natin lahat yan. Ito yung pinakahuli. Iscrew natin yung pinaka-container niya para kung halimbawa ang hanginin man o malakas ay secured yung container natin dito sa ating wood. Yung platform nakahoy natin dito. So ayan, secured na sila lahat. Lagyan natin ng screw lahat yung ilalim. At the same time, madali natin tanggalin anytime kasi screw naman siya. Kung halimbawang tapos na tayo sa pagtatanim natin, pwede natin i-take out ang screw, matanggal natin ng bucket. So ginawa lang natin ito para at least ay hindi tutumba, malakas ang hangin, kung anuman mangyari down the road ay stable yung ating mga container dito sa pinapatungan niyang kahoy.
Ayan, nakatapos na naman tayo ng another video project natin. Kaya kung inyo pong naibigan ng ating video ay hindi pa kayo subscriber, ay subscribe na mga bossing. At marami pa tayong gagawing mga videos sa mga susunod natin mga project. Thanks for watching and see you on my next video.